Masarap umawit nito! Ano? Excited na, teacher! Excited na kayo? Ako rin! Kaya naman simulan na natin ang ating Sunday School! Ako nga pala, si Teacher Shek, ang pinaka-cute niyong teacher. Diba? Diba? Yeah! Tama! Kasi meron akong pinaka-cute na mga estudyante ngayon. Very good! At nandito kayo! Simulan na natin ang ating Sunday School! Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pagpapaalala sa amin na mahal niyo kami mga anak niyo. Kayo po na mamumuhay sa amin sa umagang ito at naway marami po kaming matutunan. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Ayan! Ready na tayo para sa ating Sunday School! Tayo ay umawit! Ready na ba kayo? Opo! Ready na! I'm calling on you, Lord, calling today.
Magandang umaga sa inyo mga bata. Kamusta kayo? Mabuti naman po, teacher. Mabuti naman. Ngayon ay ating matutunghayan ang isa sa paborito kong kwento sa Biblia. Handa na ba kayo? Ready na po. Simulan na natin. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 1, "Keep on loving each other as brothers. Panatilihin niyo ang pagmamahalan sa isa't isa katulad ng isang magkapatid." Ang mensaheng ating matutunghayan ay patungkol sa lingkod ng Diyos na nagmamahal sa kanyang kapwa. Sino'ng nag-aalaga sa inyo kapag wala ang inyong mga magulang? Inalagaan si Esther ng kanyang pinsan sa matagal na panahon. Si Esther ay isang magandang batang babae na nakatira sa lupain ng Persya. Nang mamatay ang kanyang nanay at tatay, si Esther ay tumira sa nakatatandaan niyang pinsan na si Mordecai. Mahal ni Mordecai si Esther at itinuring niya itong parang isang tunay na anak. Habang lumalaki si Esther bilang isang ganap na babae, tinuruan siya ni Mordecai ng mga bagay na itinuturo ng isang magulang sa kanyang anak. Tinuruan siyang maging mapagbigay at matulungin. Tinuruan siyang maging tapat at matapang. Higit sa lahat, ang mahalin at papurihan ng Diyos. Kahit si Esther at Mordecai ay nakatira sa Persya, sila hindi mga Persian, sila ay mga Jewish. At ayaw ni Mordecai nakalimutan ni Esther ang Diyos ng kanyang mga palahi. Nang maging ganap na babae na si Esther, ang hari ng Persya ay naghahanap ng kanyang bagong mapapangasawa o isang reyna sa palasyo. Ang lahat ng babae sa buong bansa ay pinatawag sa palasyo at ang hari ay mamimili mula sa kanila. At si Esther ay isa sa mga babae niyon. Bawat babae ay binigyan ng espesyal na pangangalaga bago nila makita ang hari. Sa panahon na yon, nakatira sila sa espesyal na lugar doon sa palasyo at inaalagaan sila ng mga tagasunod ng hari. Si Esther ay isang mapagbigay at mabuting babae. Kalaunan, naging kaibigan siya ng mga tagasunod ng hari at isa doon ang mga namumuno sa kanila. Binigyan siya nito ng 7 espesyal na tagapangalaga, masarap na pagkain, at magandang lugar sa palasyo. Si Mordecai naman ay nagtatrabaho rin sa palasyo at nakakapasok siya sa palasyo kung saan naroon si Esther. Nakakamusta at nakikita niya ang kalagayan nito at dumating sa punto na makikita na ni Esther ang hari. Magugustuhan kaya siya ng higit sa ibang mga babae? Gagawin kaya siyang reyna? Magugustuhan kaya si Esther ng hari? Alam niyo mga bata, pinalaki siya ni Mordecai na maayos na dalaga. Di lamang siya maganda, kundi mabait na tao. At alam niyo mga bata, nagwagi siya sa puso ng hari, higit sa ibang mga babae. Binigyan siya ng hari ng isang napakagandang korona at ginawan siya ng isang malaki at malawak na handaan. At sa araw na yon, buong bansa ay ginawang espesyal na araw bilang pagpupugay sa bagong reyna. Inalagaan ni Mordecai si Esther halos buong paglaki nito. At kahit na isa na itong reyna, di pa rin tumigil si Mordecai na bigyan si Esther ng payo at pangaral. Si Esther at Mordecai ay bahagi sa pamilya ng Panginoon. Tayo rin ay bahagi nito. Kaya nararapat lang na alagaan at magpakita tayo ng malasakit sa bawat isa. Paano natin ito ipapakita? Mag-isip tayo ng mga mabubuting bagay na maibibigay natin sa kanila. Pwede natin silang ipanalangin o ibahagi ang kaligtasan na dala ni Jesus. O di kaya isang yakap na mararamdaman nila na mahal natin sila. Hebrews 13:1. Keep on loving each other as brothers. Simulan natin ito ngayon mga bata. Maraming salamat at dito nagtatapos ang ating kwento. Bye-bye!